Hello mga Beshi! Welcome back to my YouTube channel. This is Cheche Dosilio, the La Curacha. Okay, for today's video mga Beshi, ito pong gagawin nating video is pinamagatang Dear La Curacha. Wow, social! Okay, anyway mga Beshi, gagawin natin ang video na to kasi mayroon lang po talaga nag-request. So, may na-receive po kasi kaming email na akala niya kasi yung ating content is giving advice. So, baka naman, o baka parang wrong send lang siya. Sa akin lang napasan. Pero, of course, syempre, kailangan natin siyang pagbigyan. So, gusto niyang humingi ng advice para dun sa boyfriend niya. Okay? So, para dun po sa mga gusto na mapakinggan ang kwento ng ating letter sender, please keep on watching. At syempre, bago po kayo manood, bago natin ipagpatuloy rather ang ating pagbabasa ng ating letter, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at baguhan pa lang po kayo dito sa aking channel, please subscribe my channel, share, like, and please click the bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video. Okay? So, basahin na natin ang ating letter na na-receive. Okay? So, ang ating pong letter sender is from Iloilo. So, itago na lang natin siya sa pangalang Ineng. Wow, ang bata pa ni Ineng, nagbo-boyfriend na. Ay, nako. Okay, so ito na yun. Masahin na natin. Ako po ay 30 years old, isang factory worker. My boyfriend po ako nasa Saudi. So, long distance relationship. For 3 years. Nako, ito na nga pag sinasabi. Pag mga long distance, ito. Hindi po siya makauwi kasi inabot na ng lockdown. Madalang na din po kami nakakapag-usap kasi madalang na po siyang mag-online. Gaano ba kadalas ang madalang? Okay? Kung mag-o-online naman siya, eh tulog na po ako. Kasi minsan, 2 a.m. na dito sa oras natin bago siya mag-online. Oh my God, kuya. Tak, kuya talaga to. Eh dahil may pasok ako kinabukasan ng 6 a.m., hindi po kami magpang-abot ng sked. Na kung minsan, may p.m. na lang siya sa akin na late na siya nakauwi. Kasi nag-overtime. Minsan naman, pagod siya, eh nakakatulog na siya pagdating sa apartment niya. Nabobore na po ako sa relationship namin. La Curacha, ano po ba ang aking gagawin? Yan ang nga baga sinasabi. Anyway, so for me lang ha, ito is para sa akin. Hindi ko ito kinuha kung kani-kanino mga opinion. Ito ay para sa akin. Ang hirap eh. Ilang taon na ba? O umalis ba siya na kayo na? O saan ba kayo paano ba kayo nagkakilala? Bakit ba naging long distance relationship ito? Alam mo yun, kailangan malaman mo muna yung parang yung history. Kaya medyo parang, ano to ah, mahirap-hirap tong sitwasyon na to. Tapos inabot pa siya ng lockdown. Eh, talagang natural, talagang hindi siya makakauwi. Okay, so ganito na lang, Ineng. Ang long distance relationship kasi, alam mo yung parang, dapat ready ka eh. Ready ka na sa kung ano man ang maging sitwasyon ninyo. Kasi alam mong nasa malayo siya, alam mong magkalayo kayo. Darating ang araw na talagang maiiba yung schedule nyo, maiiba yung mood, maiiba yung trabaho. Alam yun, parang tulad mo, factory worker,
alam ko meron kayong shifting sa trabaho, di ba? So minsan graveyard ka or ikaw ay pang-araw. So nababago talaga yung schedule. At saka depende kasi din sa trabaho. Kasi minsan syempre kahit ikaw pagod ka na, alam mo yung parang gusto mo na magpahinga, na alam naman niya na naiintindihan mo siya, yung ganon. So, ang mahalaga lang dito sa long-distance relationship is yung communication. So, kung madalang siyang mag-online, pero nakakapag-message pa rin siya sa'yo, accept mo muna yon, acceptin mo siya. Kasi ganon talaga eh. Alam mo, magkaiba talaga tayo ng oras. Sa Saudi, medyo malayo yung pag-iitan. So, anong nangyayari kasi, ikaw yung nasa Pilipinas, parang ikaw yung talagang magtitiis. Alam mo yung ganon? Kasi, for me, huwag kang mabubor. Kasi, una-una, kailangan mo dyan is trust. Tiwala. Kasi, oo, given na yung love nyo yung isa't isa, kasi kaya nga mag-boyfriend kayo, kasi love nyo yung isa't isa. At dapat hindi rin yun mawala. Sumunod na dyan yung trust. So, kung may tiwala ka sa kanya, hindi ka magba-doubt, hindi ka mabobore. At hope, kailangan lagi ka may pag-asa. Alam mo yung ibig sabihin, pag-asa na mag-work out, maging successful yung relationship nyo. Na huwag ka mag-isip din ng masama, na baka mamaya, may nababae na yan, mga ganun. So, yun, given na kasi yun. Actually, talagang, sabagay, ang mga nagtatrabaho sa Saudi, alam ko, maano sila sa mga babae, medyo malayo sila. So, alamin mo din, no? Hindi ko naman sinabi sa'yo na magpakamartir ka. Pero, aalamin mo din, sino ba yung mga kasama niya doon. Siyempre, pag nag-video call naman kayo, kailangan, alam mo yung naipapasyal-pasyal ka niya doon sa kanilang barracks or apartment, sa mga kasamahan niya. So, dapat mayroon ka na din kakilala sa mga kasamahan niya. Yung ganon, parang kailangan talaga mayroon kayong tali, yung may nagbubuklod talaga sa inyo kahit magkalayo kayo, na yung tali na yun is yun yung trust. Okay? So, yun lang. Bago ka mabore, parang ganon, alamin mo na lang muna, no, na huwag kang maniwala sa mga kwento-kwento, alam mo yung ang barkada, kwento-kwento is ganito, ganyan, kanya-kanya ng experience. So, hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng experience. So, hindi naman din, wala naman talaga din perfectong relasyon. Kahit na pagkatao, walang perfecto. So, lahat talaga imbalance. Imbalance siya kasi pwedeng, ay, ang hirap paliwanag. Ano ba yan? Yung basta ganun. Hindi kasi sa vocabulary ko kasi, hindi ko yung break, yung ganun. Hindi pumapasok sa ano ko yun eh, pag may problema, konting problema. Kailangan isipan ng solusyon. Okay, so basta ako, hindi ko sinasabi maging martir ka. Maging matalino ka. Okay, so umisip ka ng paraan kung sino ba yung pwede mong makontak, na ano, ganyan, para ma-check mo lang siya kasi kung nagdududa ka. Pero mas maganda siguro mag-letter ka or mag-chat ka sa kanya, mag-iwan ka ng message sa kanya kung ano yung talagang nararamdaman mo sa relasyon nyo. Tsaka yung feelings mo, ano ba, masaya ka pa ba? So, alam kasi mga babae, konting diferensya lang, duda agad. So, dapat hindi ganun. Alam niyo yung parang konting, hindi na nakapag-chat, masama na agad ang isip. May konting, may narinig na boses na iba, masama na agad ang isip. Alam niyo, wag mo nating bibigyan ng reason ang mga boys para ipagpalit tayo. Aww. Yung ganun. So, alam mo yung parang
Wag kang, kasi ayaw ng mga lalaki na lagi kang galit. Alam niyo kasi, ang hirap ng sitwasyon niyo, lalo na yan kasi magkalayo kayo. So, wag mo na siyang aawayin, mga ganon. Kailangan sweet-sweetan palagi. Kasi, pag nawala yung sweet-sweetan na yan, nawawala yung kilig. Yun, di ba? Kailangan laging may kilig sa pagitan ninyong dalawa. Kailangan laging may, alam niyo, laging lagi kang excited na makausap siya. Yung mga ganon. At saka parang ano, alam mo yung dumadating din kasi yung time dyan sa mga ganyan na dahil magkalayo kayo, may iba, nahuhumaling na sa iba. Yung mga ganon, hindi dapat nangyayari yun. So, alam ko, maraming long distance relationship na nagiging successful na in the end, nagpapakasal pa rin sila. So, ako, saludo ako sa mga long-distance relationship kasi talagang yan yung makikita mo dyan kung gaano ka katatag, kung gaano mo siya kamahal, kung gaano ka ka-faithful. Yun. So, yun ha, isipin mo, yung love, trust, yung hope, hindi mo wala, faithful, kailangan, nandiyan palagi din, loyalty, nandiyan, ang mahabang pagpapasensya, dapat nandyan din. Kung talagang mahal mo kasi ang isang tao, mahal niyo isa't isa, lahat ng sinabi kong yan ay meron sa inyo. Okay? So, yung mga tukso-tukso na yan, alam mo yun, yung mga nagiging experience lang yan. Pero kung talagang mahal ka niya at talagang kayo ang itinadhanan sa isa't isa, kahit paanong mangyari, kayo ang magkakatuluyan. Ayun lang. So, yun mga beshi, dun po sa mga hindi nagandahan or may mas magandang advice para kay Ineng, pwede nyo po siyang i-comment dyan sa baba para naman masiyahan tong ating letter sender at mabasa niya yung mga comments ninyo, magkaroon siya ng magandang pananaw pagdating sa kanilang relasyon ng kanyang boyfriend. Kaya lang, alam mo, hindi mo naman lang sinabi ko anong pangalan ng boyfriend mo. Sayang. Anyway, so yon. Ineng from Iloilo, sana po ay mapanood mo itong ating video na to at magkaroon ng mas malawak na pangunawa ang ikaw. Magkaroon ka ng mas malawak na pangunawa, mas maalagaan mo yung relasyon nyo. Kasi tandaan mo din na kalimitan is still babae ang humahawak ng relasyon. So kapag ang babae gumive up na, yan. Kaya ikaw huwag kang i-give up kung talagang mahal mo siya. Okay? So wag laging break, break, break. Wag yung ganun. Space, space, space. Okay lang yung mga space na, I mean, depende pa rin eh. Depende sa sitwasyon. Okay? So, hintayin ulit natin mga beshi, yung mga iba pang, ang iba pa natin mga letter sender. So, bigyan ulit natin sila ng mga payo. At saka hindi lang po mga problem sa puso, mga beshi. Pwede kayong mag-share na experience ninyo para ma-motivate naman yung iba natin mga lovers. Diba? Ayan. So, mga beshi, hanggang sa muli. Salamat sa panonood at please don't forget to subscribe this channel. Okay? Bye!